Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood sa RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa nakaraang 5 taon, isa-isa nating binigyang pugay ang mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas tuwing huling linggo ng bawat buwan. At ngayon nga, natapos na nating parangalan ang lahat ng mga nasa listahan ng mga kinikilalang artista ng bayan. Kaya't sa buwang ito, sisimulan naman natin ang pagkilala sa ating mga old masters, ang mga alagad ng sining na due to technicalities ay hindi pwedeng mahirang bilang national artists. Subalit, hindi matatawaran ang mga naiambag sa pagsulong ng sining at kultura sa ating bansa. Kaya't sa hapong ito, magbabalik tanaw tayo sa buhay at alaala ng isang dakilang pintor na naging mentor ng ating kauna-unahang national artist na si Fernando Amorsolo. Si Maestro Fabian de la Rosa. Si Fabian Cueto de la Rosa ay isinilang sa Paco, Maynila noong 5 ng Mayo 1869. Pamangkin siya ng pintor na si Simon Flores. Samantalang tiyuhin naman siya ng magkapatid na alagad ng sining na sina Fernando at Pablo Amorsolo. 10 taong gulang siya nang unang mag-aral ng pagguhit sa kanyang tiyahin na si Marciana de la Rosa. Dinaglaon, pumasok siya sa Escuela de Bellas Arte y Dibujo, kung saan naging estudyante siya ni Agustin Saenz. Sumailalim din siya sa pagsasanay kina Lorenzo Guerrero at Miguel Zaragoza. Unang nagdala ng tagumpay para sa Pilipinas si de la Rosa noong 1904 nang magwagi ng unang gantimpala ang kanyang obrang Planting Rice sa St. Louis International Exposition sa Amerika. Nagtamo rin ng 3rd place ang kanyang katang The Death of General Lawton sa patimpalak na iyon taong 1908 nang tumanggap siya ng scholarship para makarating sa Europa at mag-aral sa Academy Julian sa Paris at sa Academia de Bellas Artes sa Madrid. Bumalik siya ng Pilipinas noong 1910 upang magturo sa kabubukas pa lamang na Universidad ng Pilipinas. Noong 1926, si de la Rosa ay naging unang Pilipinong direktor ng UP School of Fine Arts, isang posisyong hinawakan niya sa loob ng 11 taon. Bilang pintor, sinasabing umabot sa 1,000 obra ang naipinta ni Fabian de la Rosa sa kanyang panahon. Itinuturing siya bilang isang Master of Genre in Philippine Art at nakilala rin bilang maestro ng kauna-unahang pambansang alagad ng sining na si Fernando Amorsolo. Pumanaw si Fabian de la Rosa noong 14 ng Disyembre 1937. Bilang pagkilala sa kanya mga naiambag sa sining, hinirang siya bilang patnubay ng sining at kalinangan ng lungsod ng Maynila noong 1968 at napabilang sa parangal sentennial ng sining at kultura mula sa Sentrong Pangkultura ng Pilipinas noong 1999. Sumasaludo ang Art to Art sa premyadong pintor at dakilang alagad ng sining na si Maestro Fabian de la Rosa. Kasama po natin para bigyang parangal si Maestro Fabian de la Rosa, ang art historian at profesor sa UP College of Fine Arts na si Ginoong Santiago Jack Pilar. Magandang hapon po, Professor Pilar, and welcome back to Art to Art. Magandang hapon din, Lisa. Kung natatandaan po ninyo at ng mga listeners natin, nung 1 taon ay nagbigay po tayo ng tribute kay National Artist Victorio Edades. Doon po tayo naging panauhin sa Art to Art noon. At maraming salamat na dumalo kayo muli sa aming programa. Thank you din. So, umpisahan na natin kay Fabian de la Rosa. Sinasabi nga siya ang pinakamahalagang Filipino painter noong 1st quarter of the 20th century. Ano po ang basihan ng karangalang ito? Unang-una sa panahon na yon ay masasabi natin na siya talaga ang kinikilalang pinakamagaling na portraitist at saka gumagawa ng mga malalaking historical scenes. So, ang ibig sabihin niyan ay yung mga usong-uso kasi noon yung kailangan talaga ang ating mga historical scenes ay gawin sa mga malalaking kwadro kagaya yung tinatawag natin na mural. So, si Fabian de la Rosa ay gumawa siya ng
planting rice, for example. Mm-hmm. Nauna siya kay si Amorsolo na gumagawa ng planting rice. Mm-hmm. At ito ay nanalo ng gold medal sa Universal Exposition in St. Louis in 1904. Mm-hmm. So, bago pa lang ang kolonya tayo ng Amerikano, mm-hmm. ay nanalo tayo kaagad ng isang gold medal. Mm-hmm. Because Fabian sent the painting to the fair, mm-hmm. in 1904. Mm-hmm. Mm-hmm. So masasabi ba ninyo na ang planting rice ay ang pinakamahalagang obra ni Fabian de la Rosa? Masasabi natin na yan ang na-preserve, mm-hmm. yung nakikita natin ngayon kasi nagkagera dito sa Pilipinas, so mm-hmm. marami tayong hindi na nakikita, pero yung planting rice ay nasa Malacañang din. Mm-hmm. So, na-preserve. Mm-hmm. And 1904 ang date ng painting na yon. Okay. Mm-hmm. He is also described as the master of genre in realism. Ano po ang mm-hmm. ibig sabihin nito? Ang genre ay mga kwadro or mga painting na nagpapakita ng mga araw-araw na pangyayari. Kagaya yung pamamalengke, mm-hmm. yung pagtitinda, mm-hmm. yung planting rice is a mm-hmm. genre also. Mm-hmm. So, naglalakad na papuntang simbahan, mga ganyan, mm-hmm. at saka mga nagsiswimming, kung mm-hmm. anuman, yan ang mga genre paintings. Mm-hmm. Ang ibig sabihin niyan ay magaling kang magpinta ng figura kasi ang genre painting talagang laging may figurang marami. Uh-huh. At saka laging real life ang represented sa genre painting. Okay, galing sa pamilya ng mga pintor, si mm-hmm. Fabian de la Rosa, siya ay pamangkin ng pintor na si Simon Flores at tiyuhin naman nina Fernando at Pablo Amorsolo. Mm-hmm. Did they all share the same artistic style? Oh, masasabi natin na nanggaling sila sa isang estilo na natutunan natin sa mga kasila. Mm-hmm. Even si Juan Luna also painted in the same style. Mm-hmm. Ang ibig sabihin niyan is talagang nakabase sa figura, mm-hmm. pag-aaral sa anatomiya, mm-hmm. kasi hindi ka magaling na pintor noon kung hindi ka talaga mag-paint or mag-drawing ng anatomy, hmm. yung katawan ng tao. Hmm. Kaya yung planting rice ay may nakayuko, hmm. may nakaupo, may nakatayo, hmm. may nagigitara, pwede rin, ganun. Hmm. So, ang planting rice ay talagang maraming tao na iba-iba, hmm. ang mga position. Hmm. Hmm. Okay. Sino-sino po ba ang mga contemporary ni Fabian de la Rosa? Meron ding pinatawag na si Teodoro Buenaventura. Mm-hmm. Magaling yan mag-landscape. Mm-hmm. Pero si Teodoro, wala tayong nalalaman masyado na portrait niya. Si Fabian, nakilala din na portraitist. Mm-hmm. So, kay si Amorsolo, nag-aral kay Fabian. Mm-hmm. Oo. So, yung pagpipinta ng figura, natutunan ni Fernando Amorsolo kay Fabian. Mm-hmm. So, ang isang magandang ehemplo ng painting na portrait na pinaint ni Fabian de la Rosa ay yung mm-hmm. portrait halimbawa ni Mrs. Purita Calaw Ledesma, mm-hmm. na ipapakita natin dito. Mm-hmm. Oo. Or yung portrait ni Governor General Wilson, mm-hmm. ipapakita din natin dito, makikita nila, ay mga portraits yan na makikita natin yung galing ni Fabian na mag-portrait. I see. Ano po ba yung mga sikat na estilo o tema na sa pagpipinta noong panahon ni Fabian de la Rosa na umangat sa kanya bilang pintor? In other words, what made him very special? Yung yun nga, ang mahirap noon talaga yung mag-paint ng ano yung figura na yan. Mm-hmm. So, pagka mag-paint ka ng tao, kailangan talagang ang mukha, ang katawan ay kahit nakadamit ka, feel na feel mo yung ano, makikita mo na may buto sa loob. Mm-hmm. Oo, at kung kumikilos ay makikita mo din na tunay yung
posisyon ng mga muscle niya. Mm-hmm. Ganyan. So, ganyan ang, in other words, ang portrait ay kailangan buhay. Mm-hmm. So, portraiture, genre painting, yan ang mga subject matter na makikita yung mga kagalingan. Although yung landscape, kahit walang tao din, ay binibigyan nila ng sariling damdamin. Mm-hmm. Okay. So, how was Fabian de la Rosa influenced by his environment? Yung period po na nabuhay siya at that time? Oo. Talagang ang maganda sa panahon na yon, ang ating kalikasan ay preserved pa rin. Ah. Oo. Kaya inspirado silang mag-paint ng mga tanawin natin. Mm-hmm. At ang tanawin na pinupuntahan nila, akala natin eh napakalayo, kundi andyan lang sa bakuran nila dahil presko pa ang mga tanawin na yun. Mm-hmm. Yung tinatawag natin ngayon na mga estero ay napakagagandang lugar na ang mga tulay ay kawayan din. At ihambing natin sa yung kanta na ano, yung sa kabukiran, walang kalungkutan. Ang maya, yung mga ganyan, ano, so parang may ibon, laging ang mga mangga ay hinog, ganun. So, very idealistic or romantic yung mga landscapes nila nung araw. At hindi kailangang magbiyahe ng matagal. Oo. Lumakad lang sila, ay pwede na silang mag-picnic. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa dakilang pintor na si Fabian de la Rosa kasama ang art historian na si Professor Jack Pilar. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, inihahandog ng grupong Apatira ang kanilang exhibit na pinamagatang Angulo sa Sigwada Gallery mula May 8 hanggang June 1. Tinatalakay ng mga obra ni na Georgie Solano, Bonifacio de Guzman Jr., Edmundo Kalimlim Jr. at Patrick Fernandez ang mga isyong panglipunan. Ang Sigwada Gallery ay matatagpuan sa number 1921 Oroquieta Street, Santa Cruz, Manila. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 743-5873 o mag-email sa sigwadagallery@yahoo.com. Inihahandog naman ng Pico del Oro Beach and Country Club at ng Cultural Center of the Philippines ang photo exhibit na pinamagatang Frame of Mind, na nagtatampok sa mga larawan ng Camera Club of the Philippines sa CCP Pasilio Vicente Manansala o Second Floor Hallway. Nagbukas noong April 25, ito'y makikita hanggang June 2. Ang Camera Club of the Philippines, ang pinakamatandang photography club sa Asia na binuo noong 1928. Isang solo exhibit na kanyang tinatawag na Literary Hybrids, ang handog ng premyadong artist na si Cesar A.X. Sihuko sa Galleria Duemila hanggang May 26. Ang pambihirang All Words exhibit na pinamagatang A Life of the Mind, His Poems for Walls ay binubuo ng mga obrang ginawa nitong nakaraang 30 taon. Ang Galleria Duemila ay matatagpuan sa number 210 Loring Street, Pasay City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 833-9815 o mag-email sa gduemila@gmail.com. Samantala, tampok naman ang mga obra ni na Martha Atienza, Felix Bacolor, Bjorn Calleja, RJ Fernandez, Dominique Mangila, Vincent Padilla, Popo San Pascual, Soler Santos, Eric Sausa, Jake Verzosa, at ng The Weather Bureau sa exhibit na Before the Rain, Contemporary Landscapes of the Philippines. Ito ay kasalukuyang ginaganap sa Manila Contemporary Gallery na matatagpuan sa White Space, number 2314 Don Chino Roses Avenue Extension, Makati City. Makikita ang exhibit hanggang May 20. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 844-7328 o mag-email sa j.reyes@manilacontemporary.com. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha.
Art to Art. Kasama pa rin natin sa pagpaparangal kay Fabian de la Rosa, si Professor Santiago Jack Pilar. Sir, ayon sa isang historian, maaaring hatiin sa tatlo ang time periods ng mga katha ni de la Rosa. Can you tell us what these time periods are and how they can be characterized as? Yung panguna na mga gawa ni Fabian ay masasabi natin na yung yan din yung mga student works niya. Mm-hmm. So sa panahon na yon, panahon pa rin ng Kastila. Mm-hmm. And therefore medyo makikita natin na medyo rigid or tense. Siyempre bata pa rin siya So mm-hmm. nagte-training pa rin din. Mm-hmm. Pero makikita din natin yung pagka-istrikto ng panahon na yon. Mm-hmm. Na nakikita natin na gusto niyang sumunod sa tinuturo ng eskwela. Mm-hmm. Therefore, yung mga paintings na yon ay medyo sobrang pagka-pose. Mm-hmm. Oo. Pero meron na yung matatawag na pinapakita din nila yung pagka-Pilipino, mm-hmm. yung trabaho na hindi dapat kahawig even if sumusunod yung style sa Western style, mm-hmm. pero yung damdamin at saka yung nakikita ay Pilipino. Mm-hmm. So parang expression din ng patriotism. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, ang pangalawa mm-hmm. ay yung panahon na ng Amerikano, yung pagdating nga ng Amerikano dito, sabihin natin mga 1900 mm-hmm. to the 1920s mm-hmm. ay at saka sa panahon na yon ay siguro naman na yung very confident na siya sa kanyang style. Mm-hmm. Hindi na siya estudyante. Oo, hindi na siya estudyante. Professor na siya sa UP. Mm-hmm. At nangyari ito nung kagagaling niya lang abroad. In 1909, bumalik siya from Spain. Mm-hmm. Mabanggit natin yan mamaya. Mm-hmm. And so, with that confidence of training, mm-hmm. ay doon na makikita natin na yung mas buhay yung kanyang trabaho. Mm-hmm. Mas may feeling yung kanyang mga landscapes. Mm-hmm. And then, ang pangatlo, yung na-influensya siya ng Impressionism. Mm-hmm. Bumalik na naman sa Europa mm-hmm. in 1928 at nakikita na niya yung mga trabaho ni na Monet. Mm-hmm. And therefore, lumiwanag pa yung kanyang mga kulay. Oo. Kasi yung Spanish period, medyo dark, medyo subdued. Mm-hmm. Mm-hmm. Yung early American period ay makakita natin ng mga kulay na mas maliliwanag. Mm-hmm. At saka siguro din yung mga dalang mga brands ng mm-hmm. mga Americans din na kulay. Therefore, mas ganado siyang magpinta with those new brands of colors. Pero yung balik niya from Europe in 1928 ay nabuksan yung mata niya sa ginagawa ng mga impressionist mm-hmm. na yung medyo sabog-sabog mm-hmm. Yung mga forms. Mm-hmm. Like yung flowers ay hindi na yung hugis mm-hmm. ang magpapakita ng bulaklak, kundi yung kulay na mismo mm-hmm. ang nagpapakita ng itsura ng bulaklak. I see. Ayon po sa aming research, umabot daw sa mahigit 1,000 ang mga obra ni Fabian de la Rosa. Lahat ba ay nakakompleto, nakakatalog po? At totoo po ba ito na mahigit 1,000 ang kanyang mga obra? Ganun po siya ka-productive? Oh, ang ganito, the way you would look at it is that kung nagsimula siyang mag-aral kasi noong 1980s, ganun mm-hmm. So, I mean, yung formal na training na yon, and then bilangin mo how many years. Mm-hmm. And so, he died in 1937. So, just count from 1900 to 1937, that would be 37 years. Mm-hmm. And if he painted mga 20 pictures mm-hmm. times 37, medyo
40 times times ano sabi natin, uh-huh, i-round off natin, uh-huh, that would be the number of works. Yes. Pero marami yung mga maliliit. Mm-hmm. And at that time, walang bumibili ng mga painting. Puro regalos yan. Mm-hmm. So when you have a birthday, mm-hmm, and artist would give you a painting, mm-hmm, nobody was buying paintings. And so, regalos, regalitos, and mm-hmm, that could be, he could paint maybe about 10 a day. Mm-hmm. I mean, if he wants to. Okay. Mm-hmm. Nasabi po ninyo na ang planting rice nasa Malacañang. Yes. Oh, now, yung mga nakikinig ngayon na gustong makakita ng mga works ni Fabian de la Rosa, saan po mahahanap ang mga paintings na ito? Mm. Meron din sa National Museum. Mm-hmm. Marami ang karamihan na trabaho ni Fabian sa National Museum ay mga portraits, mm-hmm, at saka mga studies. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng studies ay unfinished works na parang doon niya ipapakita or preparasyon, mm-hmm, sa isang painting, mm-hmm, na yung finished for exhibition. Mm-hmm. So, makakita natin halimbawa ng study of a woman in the planting rice, mm-hmm, na in oil din, pero yung katawan ng isang babaeng nakayuko or because she is planting, ganon. Mm-hmm. Yan ang mga studies. Mm-hmm. Quadritos. And I'd like you to know that we also have many works of our artists abroad. Mm-hmm. In other words, si Fabian de la Rosa, ang isang magandang painting niya ay nasa Ateneo de Madrid up to now. Mm-hmm. And regalo niya. As a matter of fact, when he went there in 1928, mm-hmm, he went to Europe, mm-hmm, in España and France. Ganyan, mm-hmm, ano? Mm-hmm. So, nag-iwan siya ng mga paintings sa Ateneo de Madrid. Mm-hmm. Okay. Siya rin ang naging unang Pilipinong direktor ng UP School of Fine Arts. Ano po ang mga naiambag niya sa larangan ng arts education naman po? Of course, alam naman natin na ang kanyang pinaka-famous na estudyante ay si Fernando Amorsolo, ang una nating national artist. Sino-sino pa ang mga naging estudyante niya na sikat po ngayon? Si Fabian de la Rosa ay from the time that he taught, mm-hmm, in 1909 up to the time of his death, kasi nakamatayan niya eh. Mm-hmm. Yung pagtuturo, mm-hmm, ay siyempre marami siyang na-produce na mga estudyante. Mm-hmm. In fact, even Purita Calaw de Desma was a student of Fabian de la Rosa. Mm-hmm. Si Carlos B. Francisco, they all went, I mean, itong mga old masters natin, I suppose even Vicente Manansala, mm-hmm, went through the training of Fabian, mm-hmm, yung tinatawag na traditional training. Mm-hmm. And therefore, even our many of our national artists, since they came from UP, mm-hmm, since that was the only school of fine arts at that time, yeah, they may have gone training under Fabian de la Rosa also. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Beyond art po, ano po yung mga ibang interests ni Fabian de la Rosa? He was good in fencing. Ah, oo. Okay. Meron siyang mga litrato na nagfe-fencing. Mm-hmm. And as a matter of fact, ang isang nagturo sa kanya ng fencing ay si Juan Luna himself. Ah. Yes. Nagkaabutan sila. Mm-hmm. And nung bumalik si Juan Luna dito in 1894, mm-hmm, kaagad nag-enroll, mm-hmm, si Fabian de la Rosa ng fencing. Mm-hmm. Okay, and also, of course, painting. Of course. Mm-hmm. Ano po yung masishare ninyo tungkol sa kanyang personal life? Kasi alam ko po, si Juan Luna, very colorful po ang kanyang personal life. Ganun, mm-hmm, din ba po si Fabian de la Rosa? Ang sabi nila ay si Fabian daw is very well-educated, mm-hmm, very well-rounded. Mm-hmm. He spoke several languages. Mm-hmm. And that's why yung malawak ang kanyang tingin sa sining, mm-hmm, and you told us of, or you reminded us of our discussion on edades, mm-hmm, edades was, I mean, when he came here kasi bago yung style niya, hindi maintindihan ang tao, mm-hmm, and nag-apply sa UP din, mm-hmm, and Fabian said,
he could understand, I mean, that distorted style of Fabian, of Edades. But then he said, masyado kang advanced para sa amin dito. Mm. That's how he politely refused Edades. Okay. Oo. What makes po works of old masters like Fabian de la Rosa still relevant to our young artists today? Mm. Importante ang pag-aral ng ating kultura. Mm-hmm. Ang mga nakaraan, dahil sila, ang mga artist natin, ang mga gawa nila ay reflection ng greatness ng Filipino. Mm-hmm. Hindi natin talaga dapat kalimutan itong mga ito, bagamat nasa digital age na tayo ngayon, mm-hmm. ay mm-hmm. kailangan sumandal tayo sa mga kagalingan, imahinasyon mm-hmm. ng ating mga nakaraan na artists. Mm-hmm. Okay. Nako, maraming salamat po, Professor Pilar, na sana po hindi kayo magsasawa sa pagbisita ninyo dito sa aming programa. Yes, of course. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuha, nagpupugay sa artistang Pilipino.